mag-shoutout mga kasinag. Sasagutin lang po natin ang ating mga kasinag. Tatlo po ang nag-comment na halos may magkakaparehas. Okay, so unang tanong. Pwede po isa pong video yung pong theft report at gun accident report. Ito po ay galing kay Gary Joy Espana. Sir, ganito po. Sa ating mga 5-9, sa ating mga officer, bago lang nag-perform ng officer function, lahat po ng report, uli, kanya-kanya kasing format kung paano ginagawa ang report. So ang theft report at saka gun accident report, po pwede sa isang format lang po ninyo ilagay yan. Uli, lahat ng report na gagawin natin, incident report, information report, pwedeng iisang format lang po. Nagkakaiba-iba lang po yan doon sa laman ng report. Kung anong klaseng report po yan, anong klaseng incident lang po nagkakaiba. Kung theft report, magiging laman lang ng report, may isyong pagnanakaw po, no? Yung theft. Siyempre, ilalagay mo lang po, kompletuhin mo lang po yung 5 W's in 1 H doon sa report mo and yung mga elements ng report. So, okay na po yun. Hindi mo na po kailangan ng bagong format para sa report na yan. Okay. Yung gun accident report, ganun din po. Pwede mong i-apply doon sa format na ginawa mo sa theft report. Ang magkakaiba lang po uli is yung laman ng report. Kung sino ang involved, paano nangyari, kailan nangyari, saan nangyari, anong dahilan, no? So yan po yung mga pagkakaiba lang, pero pwede yung pong gamitin yan sa isang format po. Kahit anong klaseng incident, kahit anong klaseng accident, no? Sana po, nasagot ko yung katanungan na yan. Next po, yung tanong galing kay Kulukoy Turuntoy, na po, pwede po sa Tagalog kapag gumawa ng report? Pwede po. Lalong-lalo na po, kung kayo ay ISG, mas maipapaliwanag mo ng maayos, may Tagalog ang iyong gamit na salita. Pwede po, wala pong problema doon. Ibabawal gumamit ng Tagalog na salita sa paggawa ng report. Lalo na po nga uli, kung kayo is mga posted guard po. Matutuwa po ang mga officer nyo kasi malinaw lang mababasa kung ano ang nangyari at maiintindihan yung report nyo. Sila na po ang bahalang gumawa ng report na English. Ngayon sa atin naman po mga officer, syempre naman, siguro po, kaya ka naging officer, kaya ka nandiyan sa pwesto mo, para po, siguro kaya natin mag-construct ng kahit English karabaw. No, dapat po English sa atin pag tayo ay mga officer, no, na magsasubmit ng report. Okay, so sana nasagot ko ang tanong mo. Next, yung pangatlo pong tanong, yung ito po, no, yung pa-snappy salute. New subscriber ako, sir. Tanong ko lang kung ilan lahat ng klase ng report ang kailangan malaman ng OIC at ano-ano ang mga report na ito. Salamat po. Okay, so sa totoo lang, no, hindi ko eksaktong alam kung ano-ano at ilan ang mga report na kailangan malaman ni OIC. Pero ito ang mga babanggitin ko na kailangan dapat siguro dapat alam ito ng mga officer. Una po is yung incident and or information report. Usual basic na report na ginagawa natin sa ating detachment bilang officer is yung information or incident report. Lahat po ng incident na isasubmit natin sa ating client at sa ating agency, yan po ay incident or information report. Pangalawa, po pwede po kayong gumawa ng follow-up or progress report. No? Ito naman po is yung format or yung klase ng report is tulad din naman po ng incident report. Bakit lang po may follow-up or progress report? Ito po yung mga report na mayroong pag-update lang, no? Kunyari, gumawa ka ng report na nag-away at nagkabaranggayan, tapos sa barangay nagkasundo at gusto mong magkaroon ng closure yung report mo, gagawa ka po ng follow-up or progress report pertaining doon sa nangyaring away ng dalawang party at nagbaranggayan at nagkasundo. Ang pangatlo po is yung periodic report. Ang periodic report po pwede pong daily report, weekly report, o monthly report, semi-annual report, or annual report. Pwedeng year-end report, no? So yan po ang periodic report. Depende po ito ng mga itong mga report na to, depende po ito sa requirements ng client, no?
Pwede rin itong activity report. Kasi ang activity report minsan pinapasubmit na weekly rin. Ngayon, yung MDR natin, monthly disposition report, para naman po sa agency natin yan. No? Monthly yan. Kasama sa periodic report natin yan. Pang-apat, pwede rin po yung assessment or evaluation report. So, pwede mong i-assess yung performance ng mga pipeline natin, i-assess mo yung isang situation, i-assess mo isang post, i-assess mo yung kabuoang area, pwede yung security and safety, i-assess mo yung premises, and gagawa ka ng report, assessment report. Or assessment or evaluation report. Okay? So, pang-lima is yung recommendation report. So, after mo pong nag-submit ng assessment report, pupwede ka rin mag-submit ng recommendation report. Pupwede kang gawa ng assessment report and isama mo na yung recommendation sa baba. Pupwede rin naman na recommendation report lang. Recommendation, paano ang recommendation? Recommendation para sa performance ulit ng pipeline natin. Additional recommendation ng manpower. Additional equipment recommendation na makakatulong sa security measures natin. Recommendation sa security and safety. So, lahat po ng recommendation na makikita mo na kailangan i-improve, pupwede mo pong i-recommenda yan doon sa kliyente. No? So, yan po ay pupwede ating tawagin na recommendation report. Okay, so, ayun mga kasinag, no? So, clarification lang po ito. Iisang format lang po. Depende po sa inyo anong format ang ginagamit nyo. Pero, nagkakaiba lang po sa laman. Tandaan lang po natin na dapat kumplito po lagi yung 5 W's in 1 H. Ngayon po doon sa mga klase ng report na natanong naman ng ating pipeline is, ayan po yung mga pagkakaalam po na po pwede o dapat alamin lang nating report bilang isang OIC sa isang detachment. As long as kapagbigay tayo ng information doon sa ating client, sa ating agency, kahit anong klaseng report po yan, wala pong problema. Initiative nyo man po yan o requirements, okay po yan. At mas maganda kung initiative nyo po, lalo na po yung mga evaluation report, assessment report, and recommendation report. So, ayan lang po yan mga kasinag, no? Sana po may natutunan naman po tayo sa ating video na to. Okay? So, ayan mga kasinag, hanggang dito lang po muna ulit tayo. Maraming salamat ulit. Mega shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na muna ulit kayo masashoutout isa-isa. Ito po yan yung 5-9s, 5-9 yung sinag. Magsasabi ko ng araw, magandang buhay. Ingat-ingat po lahat. Stay safe. God bless. Yes, sir.